Welcome back dito sa channel natin. Magbibigay lang tayo ng update tungkol sa dalawang proyekto sa EDSA at kung ano na nga ba nangyari sa mga proyektong ito. Unahin na natin ang EDSA Greenways Project. Ang proyektong ito ay magtatayo sana ng apat na mga covered elevated walkways na ikokonekta sa apat na mga train stations ng MRT at LRT na nasa EDSA. Isa sa LRT Line 1 Balintawak Station, isa sa MRT 3 Cubao Station, at isa sa Guadalupe MRT Station at LRT at MRT Station sa may EDSA Taft Avenue. Layunin ng apat na proyektong ito na magtayo ng mas magandang mga pasilidad para sa mga commuters at mga pedestrians na sumasakay sa EDSA. Ang EDSA Greenways Project ay proyekto pa ng nakaraang administrasyon na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nasisimulan. Ito ay may budget na 8.79 billion pesos. Ang 6.9 billion ay nagmula pa sa loan na hiniram sa Asian Development Bank at Asian Infrastructure Fund. Samantala ang 1.8 billion ay pinondohan ng gobyerno noon pang nakaraang administrasyon. Ano nga bang nangyari sa proyektong ito at bakit hanggang ngayon hindi pa rin naitatayo ang mga ito? Ayon pa sa project timeline, dapat noong July pa sinimulan na ang proyektong ito. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nasisimulan. Kung nasimulan lang sana ang mga proyekto, natapos na sana ito ng December 2022. Ayon pa sa huling update sa proyektong ito noon pang nakaraang administrasyon, binago ng Department of Transportation ang schedule sa completion date o pagtatapos ng proyektong ito mula December 2022. Ito ay inaasahan na matatapos sa November 2024. So matatagalan pa bago matapos ang mga proyektong ito. Ang EDSA Greenways Project ay magkakaroon din ng mga elevators upang hindi na mahirapan yung mga persons with disabilities, senior citizens, mga bata na sasakay ng mga train at mga bus. Ang proyektong ito ay dapat simulan na ng Department of Transportation kasi meron na itong pondo at implementation na lang ang kulang. Kasi kapag nagtagal pa at hindi na simulan ang proyekto at matatapos na lang ang deadline, baka bawiin ang pondo na pinahiram mula sa Asian Development Bank at Asian Infrastructure Fund. Katulad ng nangyari sa Metro Manila Bus Rapid Transit Line 1, isang BRT project mula sa Maynila hanggang sa Quezon City. Meron ng budget ang proyektong ito, ngunit pagkalipas ng ilang taon ay hindi ito nasimulan. Ang nangyari dun sa proyektong yon, binawi na lang yung pondo na pinahiram at sinuli sa bangko na pinagmulan nito. Yun ang dahilan kaya na-cancel yung Manila BRT Line 1 project. Isang proyekto sana para sa mga commuters na sumasakay mula sa Maynila na dumadaan sa Espanya at Quezon Avenue papuntang Quezon City. Sana naman ang EDSA Greenways Project na magtatayo ng apat na mga elevated covered walkways ay masimulan na sa susunod na taon kung hindi man pwedeng simulan ngayong taon na ito. Makakatulong din kasi ang mga ganitong proyekto para mapagaan ang pag-travel ng mga commuters.
Isa pang proyekto na kalintulad din sa Edsa Greenways Project ang Edsa Busway CONCOURSE Project. Ito naman ay isang proyekto ng public-private partnership kung saan nakipag-partner ang Department of Transportation sa SM Prime Holdings. Magtatayo sila ng tatlong elevated walking bridge sa tatlong area sa EDSA. Ang mga lugar na pagtatayuan ng EDSA Busway CONCOURSE Project sa SM North EDSA, SM Mega Mall at SM Mall of Asia. Ang proyektong ito ay magtatayo ng mga modernong elevated walking bridge para sa mga commuters kung saan magkakaroon pa ng ticket booth, turnstiles, information booth, automated fare collection system, escalators at elevators para sa mga PWD, senior citizens at mga bata. Ang proyektong ito ay nagkaroon pa nga ng groundbreaking ceremony na pinangunahan pa ng SM Prime Holdings at ng dating Secretary ng Department of Transportation, Art Tugade. Mula June 2021, matatapos dapat ito ng July 2022. Pero hanggang sa ngayon nga, matatapos na lang ang 2022, hindi pa rin nasisimulan ang proyektong ito. Ang SM Prime Holdings ay naglaan pa nga ng 120 million para sa pagtatayo ng tatlong EDSA Busway CONCOURSE Project. So ano nga ba nangyari, bakit hanggang sa ngayon hindi pa rin nasisimulan ang proyektong ito kahit may pondo na? Yan ay hindi natin alam kung ano ang nangyari. So guys, kung hindi man ngayong taon, sana naman sa susunod na taon masimulan na ang pagtatayo ng dalawang proyekto na ito sa EDSA. Ang EDSA Greenways Project at ang EDSA Busway CONCOURSE Project ay makikita naman natin ang sitwasyon ng mga commuter sa araw-araw na pagsakay sa EDSA Busway at mga train tulad ng LRT at MRT. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be. So guys, abangan na lang natin sa mga susunod na buwan o sa susunod na taon kung kailan ba sisimulan ang dalawang proyekto dito sa EDSA, ang EDSA Busway CONCOURSE Project at EDSA Greenways Project. Anong masasabi nyo tungkol sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching.